papaano po ba ako nakapag-recruit ng riders ko? Meron po akong, hindi po siya ganun kadami. Opo. Number one, yung package limit, hanggang ano lang, hindi naman kasi pala mabigay. Ito yung back. Seryosong usapan mga ka-advocate. Kape muna tayo. Okay mga ka-advocate, so for this vlog, pag-uusapan natin yung isa sa mga offered services ng ating online franchise business. Enumerate ko lang kung ano-ano yung mga services na in-offer nitong business natin, ano? Una is yung Siomai King. Ito yung mga pagkain, siomai, siopaw, etchon manok, sisig, at marami pang iba. And then, sunod natin yung health and wellness. Ito yung mga vitamins, mga sabon, mga beauty products. And then, yung pangatlo is yung Ninja Ion. Yung mga air purifier, yung copper mask. Ayan. At ang pang-apat po ay ang Tok Tok Delivery Service. Ito po yung pag-uusapan natin ngayong araw sa vlog na ito. Tok Tok. So mga ka-advocate, kapag ikaw ay Tok Tok Franchise Operator, meron tayong commissions, okay? Una, 3% commission sa bawat successful bookings ng mga kakilala natin through referral code, okay? So sunod po nito ay yung 7% commission sa bawat successful bookings ng ating mga riders. So kunwari, meron kang booking na worth 100 pesos, 7% ton mapupunta po sa ating mga operator. At ito pa ang pinakagusto ko talaga sa Tok Tok Delivery Service. Kung meron po kayong personal delivery service needs, pwedeng-pwede po natin i-assign ito sa ating mga riders. So yung confidence mo, yung tiwala mo na mapapadala yung item dun sa kakilala mo, sa kaibigan mo, o sa customer mo, nandun. Kasi rider mo ang magdadala. Meron ka ng successful sales o successful delivery, kumita pa yung rider mo. Pati ikaw, kikita. Well, mga ka-advocate, share ko lang din ano. Ako po, natanggap ko ang aking franchise shop link o franchise ID noong February 1. At ito pong vlog na to, sinushoot ko siya, nire-record ko siya ng April 25, Sunday, para i-airy ngayon, May 1, okay? March, April, May. 3 months na po akong franchise owner. Pero, ako po, nag-register ako as Tok Tok Franchise Operator, siguro March pa. March lang. Bakit? Kasi po, inaral ko po ng husto muna ang negosyong ito bago ako sumabak. And kung napanood nyo na po yung iba kong vlog, isa po akong full-time employee. Kaya part-time o sideline, side hustle ko lang po itong Tok Tok Delivery Service o yung online franchise business. Pero hindi naman po ibig sabihin, hindi ko na siya binibigyan ng oras, okay? Kasi mga ka-advocate, pera rin po eh. Medyo, hindi pala medyo, malaking pera rin yung binigay natin. Kaya dapat, isituit natin na maibabalik po yung investment natin. So, kailangan po din natin siyang pagtrabahuhan. Okay, so ngayon, Tok Tok Delivery Service. Ito ang itatakal ko po dito kung papaano po ba ako nakapag-recruit ng riders ko. Well, as of the moment, meron po akong 5. Hindi po siya ganun kadami, ha? Kaunti lang po siya, pero po kasi mahirap po talaga maghanap ng rider. 5. Bali sa 5 to, meron lang akong ilan ba? 3. Actually, 2. 2 lang na active. Okay, bakit? Etong 2,
na taga-probinsya. Ito, active. Ito, kung kailan lang niya gustong mag... Kung kailan lang niya gusto magbiyahe. At ito kasi pending pa lang. For orientation pa siya. So, paano nga ba ako nag-hire ng riders ko? Okay? Mga ka-AutoCart, mga kapwa ko franchise owner, meron po tayong tatlong paraan kung paano tayo makakapag-hire ng riders. Una, ito po yung tinatawag nating organic recruitment. Nanggagaling sa kakilala, sa relatives, sa mga kaibigan. Pangalawa po is yung through Facebook ads. And yung pangatlo po, incentive po ng rider. Okay, unahin natin yung una, yung organic recruitment. Pag sinabi po natin organic recruitment, ito po yung magpo-post ka na hiring ka ng TokTok rider sa Facebook mo, kahit sa platforms. And ito po kasi ang ginawa ko dito, pinashare ko po sa nanay ko yung post mula dun sa page ko na hiring ako ng TokTok rider. Okay? So, ang una kong rider ay kamag-anak ko. Di ba? Dito po sa Cavite, kamag-anak ko. Yung nanay ko, yung una niyang in-approach, tinanong niya kung paano daw mag-apply as TokTok rider. And then, nanay ko, pinasa niya sa akin. Binato niya. Like, ito, message mo anak ko, ganyan. And then, ganito ha. Yung una kong rider, sobrang interested niyang mag-apply as TokTok rider na nag-fill up na siya ng application link mula sa ibang operator. Diba? Nung nag-message siya sa akin, ang sabi niya, paano ba akong mag-apply as TokTok? Tapos pinakita niya sa akin yung mga screenshot na naging nagsisystem error dun sa application link. So ako, sabi ko, ba? Mukhang gusto talaga ni Kuya mag-rider. So sabi ko, at that moment, at that day, kailangan kong makuha tong kamag-anak ko. Kailangan mapush ko to, kailangan maging rider ko to. So, ang ginawa ko, chat ko rin na, Kuya, tutulungan kita sa application mo kung sa akin ka mag-a-apply bilang TokTok rider. Ako ang magiging operator mo. So, ayun, tinanggap naman ni Kuya. So, ang nangyari, lahat ng info dun sa nakinukuha dun sa ating application link, kinuha ko, tapos ako na mismo yung nag-input, ako na yung nag-type. Bakit? Kasi po, minsan may time na feeling ng rider natin, tama lahat ng in-enter nila. Pero pagdating sa baba, pagdating sa submit, may error. Bakit? Kasi po, minsan sa cellphone, hindi mo mapapansin yung pinaka-slightest detail na ang nangyayari, yun yung nagiging cause ng error. Iba rin po kasi yung feature sa cellphone, iba rin yung feature ng desktop. So ako na yung nag-type, ayun, okay na. And then yung pangalawang way po natin kung paano tayo makapag-hire ng TokTok rider is through Facebook ads. Kung paano po ito, mga ka-AutoCart, mga kapwa ko, franchise owner, umattend po tayo ng orientation at ng training. Okay? Kasi alam niyo po, sa amin na, sa team namin, weekly meron pong training niyan nung how to hire TokTok rider through Facebook ads. So, ang dapat niyo lang pong gawin is umattend kayo at aralin niyo po. Okay? Kasi po mga ka-AutoCart, effective siya. Okay? Doon sa limang rider ko, tatlo doon na hire ko through Facebook ads. At ito pa pala mga ka-AutoCart, mga kapwa ko, franchise operator, share ko lang po yung ginagawa ko na trial and error din kasi talaga to. Kasi techie, medyo internet savvy, techie din po ako, kaya sobrang komportable ko sa Google Forms. So, ang ginawa ko, lahat ng details na inalagay dapat ng rider sa application link, ginawa ko siya sa Google Form. Ayan. Sabi ko, sige, ito lahat. Para pag-fill up ng rider, madali ko nilang i-copy-paste, diba? Okay yun. Very convenient sa akin. But, yung sa Facebook ads po, I think 26 na tao, 26 na potential riders ang nag-apply. Pero, siguro, 5 doon, 5. Ang ginagawa ko kasi kapag yung automated response, kapag interested sila, binabato na agad yung link ng Google Form.
Pero ang nangyayari kasi, dahil ang mga rider po natin, hindi sila ganun kateki rin at hindi sila komportable sa technology, sa Google Forms, wala, hindi sila nag-reply. Parang ayaw nilang mag-apply pag ganun yung strategy. So ang ginawa ko, nung napansin ko na, ay parang limang rider ata, parang limang rider ang nawala sa akin. So ano nangyari, minano-mano ko. May template ako, pero hindi na siya through Google Forms. Parang automated response na siya na kapag gusto mo mag-apply as rider, automatic, yun na yung i-fill up mo. Which is much better kesa nun sa Google Form kasi doon ako nakakuha siguro mga 2 rider. Yun, nakuha ko siya through that kind of template strategy. At yung pangatlong way ko on how to hire a tuk-tuk rider is yung incentive po. Like for example, kung meron ka ng rider, you ask them na kapag nakakuha ka o nakarecruit ka ng isa pang rider, meron ka 100 pesos na free top-up sa inyong rider wallet. Actually po, ito pong strategy na to, nakuha ko lang din sa training ng Tok-Tok, which is effective. Effective siya. Kasi, yung panglima kong rider, dito ko nakuha. Yung unang-unang rider ko, siya yung nagpasok dun sa panglima. Kasi po mga card to card, ang 100 pesos sa top upload, free for free, malaking bagay na yun. Kasi kaya mong bumiyahe ng 5. Diba? Imagine mo, yung 5 biyahe mo, sa yun mapupunta, libre na yung lahat. Diba? Tapos po mga card to card, ito pa. Kunwari mag-hire na ako ng rider, tapos kailangan nilang, ano to ha, required talaga yun na umattend ng orientation. Bakit? Kasi meron po ako knowledge test or knowledge exam. Nakuha ko rin po yan sa training. Oo. Na kung titingnan mo, okay siya. Para ma-evaluate mo, para ma-assess mo kung naiintindihan ba talaga ng rider yung inatendan niyang training o orientation. Kasi alam niyo po mga ka-autocard, mga kapwa ko franchise operator, kapag ka hindi nila inintindi yung orientation, pagkarating nila dun sa daan, kapag nag-umbas na sila ng biyahe, sobrang nga sila. Sobrang, ma'am, paano po yung ganyan? Ma'am, paano po yung ganyan? And diba, parang isipin mo, kuya, sir, kaya nga tayo matinda orientation eh, para kahit papaano, alam mo, meron kang familiarity dun sa rider app, dun sa trabaho mo. Kasi diba, parang sa lahat naman ng trabaho, kailangan mo talagang aralin ng husto para magawa mo ng maayos yung trabaho mo. After the knowledge test, binibigay ko lang kasi yan sa Facebook eh, sa Messenger. Meron akong set of questions, tapos sasagutan nila. And then, ito ha, meron akong final phone interview, phone call. Tinatawagan ko talaga sila para i-verify yung mga sagot nila dun sa questions ko. Bakit ko ginagawa yun? Kasi yung tawag, kung paano sila makipag-usap sa'yo, kung paano nila sagutin yung tanong mo, at kung paano nyo mababuo yung operator-rider relationship nyo in the future. Oh. So ito pala mga ka-autocard, paparinig ko lang sa inyo kung paano ba yung phone call ko. Phone call ko with one of my riders. Sir, clear naman po ako, hindi naman po choppy. Clear naman po, sir. Hindi naman po choppy yung signal. Hindi naman. Naka-headset naman ako. Ah, okay. Eto, sir. Ito na po. Sir, i-review lang po natin yung answers nyo dun po sa ano, sa mga questions. Sige. Apo. Bali, sir. Okay po. Ang job nyo po ngayon, sir, driver, no? Tama po? Ah, nagtataxi ako mismo. Ah, okay. Sige, sir. Start po ako. Ah, okay. Number one, ano po yung package limit ng ipapadala? Opo. Number one, yung package limit hanggang ano lang, hindi naman kasi pala mabigat sa delivery, nalilibado sa motor, di ba? Apo. Kaya medyo magdaan na. Apo, sir. Actually, kaya, sir. Ganyan. Ah, sige po. Bilang isang rider kasi, bilang nagmumotor kasi, masusukat mo naman yung bigat ng tanong mo. Kasi hindi mo maano yung sukat ng, kasi minsan, nagdi-deliver ko dati, nakamotor ako,
mabigat yung dinadala ko. Okay. Kaya nasa rider yun, kung kakayanan niya o hindi. Apa, apa. Kasi kung pipilitin niya, pwede siya mag-sigla siya. Mm-hmm. Bale, sir, kay Tok Tok po, sir, meron po tayong limit na 20 kilos. Tapos, ayun nga, sir, ito po, yung tatlong uri po ng delivery natin, sir. Oh, yung cake, tapos yung damit, dokumento. Basta yung aabot lang ng 20% na pwede nang i-deliver. Pwede yung, pero hindi mo lang pwede i-deliver dyan yung mga drugs, katulad ng mga hayop. Mga prohibited po. Bawal yan. Bale, sir, meron sa... Okay po, sir. Sa Tok-Tok po, sir, meron po tayong technical term dito sa three types ng delivery. Apo. Bale, sir, kasi, apo, as a rider po, kapag may natatanggap po tayong delivery, meron po silang types, klase. Ayan, tatlo po yan, kuya. Bale, yung una po, yung as soon as possible. Yan po yung regular, regular booking lang po yan. Okay, sige. Yung ano na lang, i-send po sa akin type, ah. Okay, sige po. Ito po. Sige. Thank you po, Kuya Tolitz. Thank you po. Ingat ka. Okay, ingat po. Okay. Ayan, mga ka-add to cart, diba? Yung parang simpleng pagtawag mo lang dun sa rider at the end of the convo, okay na kayo, para kayong friends, ganun. Malaking bagay po talaga yung communication kung talagang gusto nyo maging swabe, maging smooth yung partnership nyo nung rider nyo. Okay? At ito rin po pala mga ka-add-to-cart, mga kapwa ko franchise owner. Ngayon po kasi, ang labanan ng pag-hire ng Tok-Tok Rider is yung freebies. Actually, optional naman po ito mga freebies. Pero kasi talaga, mas na-attract yung mga rider kapag may mga ganun kayong ino-offer sa kanila. So ako po, ang ino-offer ko lang na freebie is yung 1 Tok-Tok Rider long sleeves, 1 face mask, 1 accident insurance, at incentive. Yung incentive, yung kanina sinabi ko na kapag nakapag-recruit kayo ng isa pang rider, mayroon kayong free 100 pesos na top upload. Okay? Pero ito pong tatlo, makukuha nyo lang po ito kapag naka 10 successful bookings na po kayo. Bakit? Kasi po mga ka-add-to-cart, mga kapwa ka franchise owners, parang ang hirap kasing ibigay ng libre yung mga bagay dun sa taong hindi naman deserving. Real talk lang po talaga ito. Kasi marami rin taga-operator na naman problema kasi binigyan na nila ng insulation bag. Free ah. Free insulation bag. Free long sleeves. Lahat na libre dun sa rider. Pero anong nangyayari? Si rider hindi umabiyahe. Diba? Parang ang lugi kasi nun eh. So para sa akin, kapag nagawa mo yung part mo, bibigyan ka ta ng incentive. Ganun lang yun. Parang so, deserving na tao, deserving na rider mo, dapat ibigay. At speaking of freebies, ipapakita ko po sa inyo. I'm so proud. Wait lang po ah. Ayan. Si long sleeves ng Tok-Tok. Parang gusto ko siyang isuot. Ayan. Ito yung front. Ito yung back. Tapos meron din siya dito sa kamay. Yan. Saan ko ito nabili? Sa Shopee lang po, mga ka-to-cart. Marami po nagbibenta nito sa Shopee. Diba? Feel na feel ko talaga eh. Diba? Ano to? Dry fit para kahit mainit sa labas. Yan. Press ko pa rin sa katawan. Oh, ang ganda. Parang jacket lang. Ayan. And then, the face mask. Ayan. Actually, meron talaga para sa akin. Di ba? Para feel na feel ko. Dahil operator naman tayo. Ayan. Panalo. So, ayun. Hindi naman kasi lahat ng operator nagbibigay ng freebie. Depende lang din po yan talaga sa financial capacity natin. At ako po talaga hindi ko kaya. Kahit gusto ko magbigay ng free insulation bag, hindi ko talaga kaya. As of now. Mahal po kasi siya. At ayan po, dyan na po nagtatapos ang ating vlog. Sa mga gusto mag-apply, ayan. Basta po, meron po tayong professional driver's license. Napaka-importante po yan. Professional driver's license. Meron po tayong motor. Yung motor, kahit hindi po sa inyo, pwede pong pinahiram sa inyo o kaya binili nyo sa iba. Basta may maipakita po kayong ORCR o kaya deed of sale at authorization letter mula dun sa may-ari. And then, NBI clearance po, you're good to go. Hiring po is still ongoing. Please message us in Sana All. In Facebook, it's at
1335SO, sana all. At please po mga aspiring tuktok riders, please po, sipagan po natin mag-fill up ng mga details, ng mga hinihingi po naming details para natin po sa inyo to, para mas mapadali at mas mapabilis yung application nyo. At sa mga ka-add to cart po, you can really try yung service ni TokTok. And if you will download the app, please use my referral code po. It's 1111491335. At sa mga may matitinding laban po sa buhay, let's be strong as Kape Supremo. Ayan. Maraming salamat po mga ka-add to cart. And kung bet nyo po yung mga pinagagawa ko sa channel ko, please like and subscribe. And lagi nating tatandaan, okay lang mag-online shopping kung ito'y iyong ikakahap. See ya!